Hello mga boss, kamusta? So nandito tayo ngayon sa ating pong panibagong review. So for the past few years, napakarami ko pong naging microphone. So may mga collection tayo dito and yeah, may mga few boxes tayo dyan. Meron pa tayo nakatambak dito. Meron tayong bagong product ngayon from Fifine. Probably this is one of the best or yet the best microphone na talagang nagamit ko. No? So, ginagamit ko na siya sa ating streaming for quite some time na. Siguro mga more than 1 month na yon. So, ito po yun, the Fifine AM8. Napakaganda po ng box niya. And yun nga po, gaya nasabi ko kanina, ginagamit ko na siya. So, kung napansin niyo po yun sa ating streaming, yun po yung color white ko ng mic na talagang napakaganda niya. And yun nga, mamaya te-testing natin kung gano'ng kaganda yung audio niya. So, I'm just using another camera with a wireless microphone. So, maaaring hindi gano'ng kaganda yung quality nito. Pero mamaya, papakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda yung quality ng microphone na yun. Hindi ko napapakita yung unboxing kasi nga, ginagamit ko na siya, no? Pero nandito po is yung pong, kanya pong ano, stand. Yung binigay sa ating color is color white. Kaya talagang nag-complement ito sa ating setup na talagang color white. So, napakaganda po niya. Papakita ko sa inyo yung mismo microphone dito. Okay, so nandito tayo sa ating PC. No? So, I'm still using the wireless microphone just to para mapakita ko sa inyo talaga yung magiging difference ng tunog niya talaga. So, ito nga po yung pong box. Yung box niya ay color black and red. Siyempre, yun talaga yung brand ng Fifine. Pero yung microphone mismo is color white. Mamaya papakita ko po sa inyo. Napakaganda talaga ng itsura niya. Probably one of the best looking microphones para sa akin, in my opinion. No? Talagang maiko-compare ko siya yung design niya sa mga high-end talaga na microphone. So, check na natin itong box. So, nakalagay po dito, it is for gaming, podcasting, video creation, and voiceover. Which is, I totally agree, ang ganda po talaga. Ang maganda pa dito, ito po ay may Type-C connector at meron din po siyang XLR connector. Well, sa ating pong lagay ngayon, wala kasi akong audio interface. So, yung USB Type-C connector lang ang ating gagamitin dito. Pero in the future, siguro kapag nagkaroon na ako ng audio interface, ay pwede natin ma-testing ulit yung XLR. Kaya, Fifine, baka naman. So, basahin natin isa pa yung mga features pa dito. So, ito po ay dynamic mic capsule, original detailed voice, controllable RGB lights, tap to mute button, headphone volume control, mic gain knob, real-time monitoring jack na napakaganda. Wala talagang delay. Tinesting na po natin yan. And sa likod po, is sino pa rin po yung branding. And yung gaya na sabi ko, hindi ko na i-unbox ito dahil ginagamit ko na siya for quite some time. So, sa loob po nito is yung pong stand na pwede nyo po ilagay ito kung trip nyo po itong pang podcasting. So, ito po. Pero ako, I am using this, yung mic arm na naka-boom po na maganda. May kasama rin po siyang USB cable yan na nakalagay na po dito. Kaya testingin natin yung microphone mismo. Okay, so now I am now using this microphone, the Fifine AM8. So, wala pa itong filters. Ito po is yung raw out of the box. So, siguro mapapansin ninyo sa ibang mga streamers or sa ibang content creators is yung pong volume knob nandito sa may bandang taas dito, no? So, ako, I chose na balita rin ito kasi yung pong tap to mute niya ay nandito sa ibabaw. So, pagka tinap natin yan. And ayun nga po. So, para mas madali kong ma-access yung tap to mute dito. Although, meron naman ako pang control talaga dito. Pero sometimes, mas maganda talaga yung natatap natin na lang yung mute button kasi mas convenient talaga. So, ito nga po, yung pong, ang aking pong gamit dito ay yung USB Type-C. Gaya nga po sabi ko, wala kasi akong audio interface, kaya po naka-Type-C na tayo diretso dito. Pero para sa akin, kung naka-audio interface pa ako, mas malinis pa yung magiging tulong ito. So, siguro sa oras na to, medyo narinig nyo pa yung mga ibang sound sa room ko. Although tahimik naman yung aircon ko, pero siguro may narinig. So, narinig natin yung ngayon. So, gawin natin, lagyan natin siguro ito ng filters para mas mapaganda pa natin yung tunog. So, unahin na agad natin ito ang gain natin. Okay? So, lumakas ba? By 5 dB lang naman tinaas ko dito. Maglagay tayo dito ng noise suppression. Yan. Lagay din tayo ng 3-band equalizer, compressor, expander, and limiter. So, yun po ang aking mga ginagamit na mga filters. So, nilalaro-laro ko lang yung pong settings niyan kung ano po yung best sounding sa akin. So, ito na nga po yung process na po ito. So, ang maganda rin pala nga pala dito sa microphone na to, yun nga, meron siyang volume knob, meron din po siyang monitoring
knob na pwede nyo pong lagyan yan ng earphones na yung saksakan po ay natin po sa ilalim, which is napakaganda ng pwesto niya kasi talagang kumbaga lahat ng cables nandoon na. So mas mapapa, mas madali natin mailalagay at mas magiging organized yung ating mga cable. So bakit ko nasabing ito yung the best microphone? Kung napapansin niyo siguro or kung talaga matagal na kinanonood sa akin, yung ibang mga microphones ko talaga kapag medyo napalakas na yung boses ko, medyo sumasabog na siya talaga. Pero this time, ito, kahit ganong kalakas yung boses ko dito ay hindi talaga sumasabog. No? Kahit na walang filters yan, ganun pa rin kalinis yung lumalabas sa tunog. Yung nga, ang maganda rin dito is kahit mahina yung boses ko, is maganda at marino pa rin. Pero kahit lakasan natin yung boses natin dito, okay na okay pa rin yung pag-capture niya. Pagdating naman sa build quality, wala akong masasabi. Talagang napakaganda. Lahat ay premium na premium. Although, plastic pa rin naman, pero kahit na high quality plastic yung ginamit nila dito. And yun nga, ang maganda dito is yung pwede natin gamitin yung stand. Kung gusto niyo ninyo yung nakatayong ganito, yung microphone, kung kayo, maganda ito sa mga voiceovers, sa mga talking head, yan yung mga ganito lang, yung tipong hindi ka namang gamer. Eh, ako kasi gamer tayo. So, syempre, kailangan is kapag nandito yung iPad sa atin, ay walang istorbong microphone. No? So, mas madali tayo makakapaglaro kapag ganyan. Pero kung kayo ay nagpa-podcast, palagi ko maganda yung nakalagay yung stand na ito. Yung stand na to. So, subukan natin. Subukan natin na nakalagay yung stand na to. So, ito na nga. No? So, nakalagay na po siya sa stand, which is for me, ganda rin talaga. Lalo kung tipo nagpo-podcast ka talaga. Kung medyo malayo siguro yung camera, tapos nakapatong ito sa lamesa, gandang tingnan, di ba? Ayun. Ang maganda rito, hindi na masyadong kita sa mic sa aking camera. Kasi, pero may ilaw siya dito eh. So, pwede mo siyang itap dito. Bababago po yung mga, ano niya, mga RGB lights niyan. Yan. Yan. Tapos, pwede mo diinan siya para mawala yung pong RGB. So, tap lang ulit natin yan. Diinan natin ulit. Yan. Ang ganda kasi ano siya, parang touchpad lang. Kaya ang ganda. So, ayun. So, depende sa taste niyo kung ano gusto niyong kulay. Yun nga lang, hindi siya masyadong kita sa camera. Mukhang okay naman. Yan, yan. Ang masasabi ko talaga dito is, this is one of the best microphones talaga. And yun nga pala, no, sa mga ano, ang paggamit po nito ay ganito. So, magsasalita ka talaga dito sa taas niya. Hindi sa gilid. Although, narinig pa rin naman talaga. Pero, if you want the best sounding talaga, is dito mo siya talaga magsasalita. Which is talagang feel na feel mo kung tipong nagpo-podcast ka dito. Even in gaming, andali talaga magsalita, andali talagang i-configure kasi nga, hindi ka na malilito kung saan ka dapat magsasalita dito. Talagang dito na po sa ibabaw. So again, salamat po sa FiveFine. Napakaganda talaga. This is my microphone na talaga. Yung pong full description and yung kanilang Lazada store ay nasa description box below. So check them out. Sa halagang 3,400 hanggang mga 4,000 po ito. Depende kasi kung sale nyo ito ibibilin or meron kayong mga vouchers dito, pwede pa bumaba yung presyo. All I can say is, this is the best sounding microphone. Kaya niyang tapatan yung mga sikat na microphones na nakakahalaga ng, what, 20,000? O para sa akin, okay na okay ito. Pwedeng, even singers palagi ko pwedeng gamitin ito. Which is, hindi tayo singer, kaya wala tayong demo doon. Pero for podcasting, for content creation, for streaming, this is probably the best microphone talaga. Kaya if you want to purchase this, use the link below para sigurado tayo sa ating mga binibili dito. So again, kung gusto niyo pong makita po in action itong microphone na to at para makita kung gano'ng kaganda pa rin ito, watch my live stream po sa ating Facebook Gaming. I am doing live stream almost every day, mga around 9 PM, gano'n po. Pero meron tayong daytime sa ngayon eh. Pero most of the time talaga ay lagi pong 9 PM ang ating live stream almost every day. Bakit ko sinabing almost every day? Minsan kasi may mga pinupuntahan kaya hindi nakakapag-stream. Pero nag-a-update naman po ako. Follow me on our Facebook Gaming. That's EXG Boss LA. Don't forget to subscribe dito sa ating YouTube channel. Follow me on our TikTok, BossLaser19. Sa Instagram, Twitter, BossLaser19 po yan. Maraming salamat mga boss. And how do I sound? And this is the FiveFine AM8. This is your Boss LA signing out. Good day and God bless you all. Alright!